Today, kasi sa video natin ngayon ay gagawa tayo ulit ng training plan video para sa TK, specific para dun sa mga nag-a-apply para sa pagpupulis, pagbubumbero, or yung tinatawag na physical agility test. So, gagawin to at least 3 kilometro kasama to dun sa mga test na physical test na ginagawa nila para ma-measure yung physical fitness ng mga applicant. So, ayon sa pag-research ko, dahil di naman talaga ako ganun pamilyar doon. So, yung physical agility test na 3K pala ay by score. So, pag nakuha nila ng 19 minutes pababa, yun yung pasok pa. So, 19 pataas, so 0 yung magiging score nila. And then, ang pinakamabilis yata or yung pinakamataas na score is 12 minutes pababa. So, dito sa video natin, ginawan ko na lahat para sa inyo kung ano man yung magiging target nyo. From 19 hanggang 12 minutes pababa para sa 3K. Applicable to para sa lahat, sa mga runners, sa mga beginners, sa mga newbies, tsaka yun nga, sa tulad nila na may target na goal para dun sa PAT or physical agility test. O, gusto ko lang munang batiyan si Sir at Vincent. Sabi niya, congrats Sir Dico, pa-shoutout sa next video mo. Maraming po salamat at hello po sa inyo. God bless po sa inyo. Yung video natin ngayon ay by request ni at Kareka Ibet. Sabi niya, hi Sir DQJ, pwede mo manggawa ng video sub 12. Target ko sana yung oras na yan para makapuntos agad sa PAT. Napakalaking tulong po sa amin yan para sa darating na PNP recruitment. Maraming salamat po. Ingat po lagi. God bless you po. So actually, dati pa may nag-request nito. Hindi ko lang din maisingit. Tsaka nangyari kasi, nagkasunod-sunod yung gawa kong training videos, naging pataas. So nung nakatapos na tayo sa 42, pwede na tayong bumalik, tapos babalikan ko din naman yung ibang mga target time nyo, kunwari sa 5K, kunwari 30 minutes, kaya intay-intay lang po. So yun, muli gumawa ako ng mga presentation kasi mas madali talaga nyo matatandaan pag ini-screenshot nyo. Dahil syempre, kahit painggan nyo ng painggan yung sasabihin ko, iba pa rin yung lagi kayong may mababalikan na pwede nyo matingnan para guide nyo. So screenshot nyo na lang, lalo na dahil ito ginawa ko from 19 minutes to 12 minutes. Yung target time, so mamili na lang kayo kung alin yung target time nyo rito, tapos yun yung gawin nyo. So dito, ito para to sa lahat, kahit sabihin mo na 12 minutes yung target mo or 19 minutes below, ito yung mga dapat nyong gawin para to sa lahat. So yung daily run na to or easy pace ay at least 5 kilometer a day. So may susundin naman din tayong training plan, mamaya ipapakita ko sa inyo, lagi namang yun yung ginagamit natin. So, ang long run nito is between 6 km to 7 km. Sapat na po yun para sa 3 km na pinaghahandaan nyo. So, ang recovery run nito is at least 3 km. Or ito yung sobrang mas madali pa sa easy pace nyo. So, striders, ito yung stride after every easy run or easy pace na takbo nyo. Tatakbo kayo ng at least 100 meters, 90 to 95% effort. Dito, nalagyan din natin to ng upper or leg workout at least 1 to 2 times a week. Dahil syempre, ang ina-applyan nyo, pagiging bumbero or pagiging pulis, talagang dapat lang physically fit tayo. So, kaya hindi lang dito sa takbo, kaya talagang dapat lagyan natin ng at least 1 to 2 days ng body workout. You know po mga upper or leg workout natin, pwede natin itong isalit dito sa mga speed session natin para hindi pa rin mabago yung programa natin. Or kung sakali na kunwari masama yung panahon, hindi tayo makatakbo, so yung mga easy day natin, pwede natin i-replace yung upper or leg workout para hindi naman masayang yung araw at hindi tayo makapag-ensayo at makapagpalakas. So dito, next, ito yung mga pacing na dapat nyong tandaan para ma-reach nyo yung goal nyo. So kung ang goal nyo is below 19 minutes or 18 minutes 59 seconds, ang kailangan nyong i-pace doon is at least 620 kilometer pace. So pwedeng mas mababa ron, pero yun nga, hindi dapat mas babagal pa doon. Next is 17 minutes 59 seconds or 6 kilometer pace. Next is 14 minutes 59 seconds or ito yung 15 minutes below. So ang kailangan nyo doon, maintainin nyo doon almost 5 per kilometer. And then yung 11 minutes 59 seconds, dito 4, mabilis na po itong 4. Yung 12 minutes nyo na 3K, sobrang ano na po nito, above average na po ito pag kaya nyo i-maintain yung 4. So yun po yung mga pacing na dapat nyo gawin during dun sa mismong PAT.
So, depende po sa inyo kung ano yung magiging target nyo. Pero ito po yung mga pace na dapat yung gawin at tandaan. So, kung nakapili na kayo kung ano yung target pace nyo, so, ito yung mga dapat nyong tandaan na pacing. So, kung ang target nyo is below 19 minutes, ang easy pace nyo is between 7:19 to 8 kilometer pace. Ito yung sa training nyo. So, ang threshold or tempo pace, ang tempo pace, meron po tayong video niyan para sa detalyadong paliwanag. Pakipanood na lang po dun sa mga medyo baguhan pa. So, meron tayo niyan ditong video para matutunan nyo kung paano gawin. 6:25 kilometer pace. Ang interval naman po is 5:39 kilometer pace. So, itong interval, malapit na po siya dun sa target na goal race pace nyo. So, yun. So, next, 17 minutes, 59 seconds. Or below 18 minutes. So, ang easy pace naman ito, ito yung daily runs nyo, is between 7 minutes 6 seconds to 7 minutes 47 seconds per kilometer pace. Ang threshold naman ito is 6 minutes 10 seconds kilometer pace. Ang interval ay 5 minutes 29 kilometer pace. So, proceed na tayo sa 15 minutes or below 15 minutes. Ang easy pace doon is between 6 minutes 24 seconds to 7 minutes 2 seconds per kilometer pace. Ang threshold is or tempo is 5 minutes 23 seconds kilometer pace at ang interval nyo po ay 4 minutes 55 kilometer pace. So, next, ito na yung pinakamabilis. Ito yung 12 minutes or below 12 minutes. Ang easy pace nun is 5:18 to 5:50 kilometer pace. Ang threshold or tempo is 4:24 kilometer pace. Ang interval po na dapat nyo gawin ay 4 minutes 3 seconds kilometer pace. So, dito, syempre, yung iba sa inyo nakapili na kung ano yung target nyo. Ngayon, ibasin nyo muna yung target nyo kung ano yung current na oras nyo sa 3K. So, huwag nyong masyadong hangarin agad yung, kunwari, yung 12 minutes na 3K dahil kung ang current na 3K nyo is around 18 minutes, masyado pong mabigat yun. Pero depende pa rin naman po sa haba ng preparation nyo na pwede nyong ilaan dun sa 3K. Pero kung masyadong medyo malapit na, I will suggest na kuhanin nyo yung medyo mas malapit na pacing na kaya nyo para mas maging achievable. Dahil pag po medyo mabilis yung ilulundag nyo yung gusto nyo maging mabilis na pacing, talaga po kasing it takes time para makuha natin yung target natin na pace. Talagang lalo na kung pabilis yung pace, so medyo matagal-tagal po talaga ang proseso para maging mabilis. So pupunta tayo sa mga speed training para ma-achieve natin yung goal natin. So yun nga sabi ko sa inyo, kahit alin naman doon yung pinili nyo, applicable yon dito sa ginawa ko. So, ang long run natin ay magiging LSD or long slow distance. So, ang ibig sabihin po ng LSD, mabagal lang siya, maintaining lang yung heart rate nyo na below, na within zone 2, mababang heart rate. So, di ba nakalagay naman dun kanina na ang suggested na long run lang para dito is between 6 to 7 kilometer or 8. Hindi nyo naman kailangan mag 10 kilometer. Pero pwede din naman po yun kung malayo pa yung pinaghahandaan nyo at kung gusto nyo talagang mag-build ng endurance. So next na long run natin ay pwedeng yung progressive long run. Dito sa progressive long run, ang gagawin natin dito, yung first half, easy run lang tayo dito. Magsano dito lang muna tayo magpapainit. Tapos sa kalahatian, di ba, unari, 7K, so 3.5, sa last 3.5, doon natin i-apply yung target goal race pace natin. So parang time trial, pero dahil mas mahirap to dahil medyo pagod ka na. Dahil nasa kalahatian ka na, tapos sa bandang huli, tsaka mo pa ilalagay yung target goal pace mo, medyo mas mahirap yun. Pero dahil ano naman to, practice, tsaka ensayo, wala namang masama kung hindi natin ma-achieve. Talagang ganun, try and try lang po muna tayo. So yun yung para sa long run. So sa threshold or tempo, ito yung nilagay ko para makatulong sa inyo. Pwede dito yung 2 minutes easy pace. After nun, bali 2 minutes naman na goal pace natin. So kung ano yung specific na nilagay ko at pinili nyo na goal pace, yun yung gagawin nyo. So, pagkatapos nun na gawin nyo yung 2 minutes sa goal pace nyo, bali, parang magiging recovery nito is yung 2 minutes na easy pace uli. Tapos, proceed ko uli hanggang makakover nyo
yung total minutes na target nyo. Kunwari, ang target nyo is 18 minutes. So, 2 minutes easy, 2 minutes na tempo, 2 minutes easy, 2 minutes tempo, hanggang makovered nyo yung total time ng 18 minutes. So, wala po yung rest. Para ang rest nyo dito is yung mismong easy pace na recovery. So, sa tempo, meron din po dito ako nilagay na 3 kilometer tempo pace. So, straight po yun. So, dito, pwede ka naman talaga mag-time trial, lalo na kung medyo matagal pa yung event nyo or yung path. So, pwede naman talaga na testingin. So, hold mo lang yung 3 kilometro, walang rest, sa tempo pace. So, yung tempo pace naman natin is mas mabagal ng bahagya doon sa goal race pace natin na gagawin. So, yun. Testingin nyo kung kaya nyo i-hold yung ng 3 kilometro yung tempo pace natin. So, proceed tayo sa interval. So, yung interval, sa mga baguhan po, meron din po tayong video para sa interval para maintindihan nyo po na mas magandang paliwanag kung paano ginagawa yung interval. So, proceed na tayo sa interval run. Yung sa mga bago sa channel, meron na po tayong video na interval. Mas malawak na paliwanag at kung paano to ginagawa. So, paki-visit nyo na lang po kung paano yung interval run. So, dito, nag-prepare ako na 3 klase ng interval run. At lahat po ito ay magkakaroon ng 2 minutes to 90 seconds na recovery. So, depende po sa inyo kung ano yung pakiramdam nyo. Kung sa 2 minutes, okay na kayo at feeling nyo mababa na yung heart rate nyo, pwede ng 2 minutes. Pero kung sa tingin nyo, sa 90 seconds lang, mabilis nyo lang napababa yung heart rate nyo. So, 90 seconds yung piliin nyo na recovery. So, dito naman, ang recovery nyo, pwede namang standstill lang or mag-walk kayo ng konti kung ayaw nyo nang naka-standstill. So, dito, nag-prepare ako ng 400 by 5 reps. Ibig sabihin, 400 meters, susukat po kayo ng 400 meters. At gagawa kayo ng, kung nagawa nyo na isang 400, so magkakaroon kayo ng 2 minutes na recovery, na standstill nga, or pwedeng mag-walk kayo. Then proceed kayo hanggang magawa nyo yung 5 repetition na 400. So dito, naka-identify naman po dito, so kailangan nyo rin itong tandaan, na kung ang target nyo ay below 12 minutes, ang magiging oras nyo dapat dito sa 4 by 5 reps, para sa isang 400 meters is around 1 minute 37 seconds. Mabilis po yun. So, kung target nyo naman is below 15 minutes na 3K, magiging interval naman po nun sa 400 meters is 1 minute 58 seconds. Kung ang target nyo naman po is below 18 minutes, ito naman pong 400 nyo ay kailangan nyo kuhanin ng 2 minutes 12 seconds. And then, kung ang target nyo po is below 19 minutes, kailangan nyo naman pong kuhanin yung 400 meters nyo within 2 minutes 16 seconds. So, yun po. Malinaw tayo dyan. So, dito, naghanda din ako ng 1K by 3 reps. Ibig sabihin, isang kilometro, natatakbo kayo ng interval pace na kung ano man yung nakalagay dun sa target nyo na oras. So, yun po yung pace nyo na kailangan nyo gawin. At gagawin nyo yun ng 3 repetition. So, kung natin, naka-1 kilometro na kayo, pahinga, yun niya, 2 minutes or 90 seconds, and then proceed na tayo hanggang makumpleto nyo yung 3 reps. Next ay 1.6 kilometer by 2 reps. So, mangyayari dito, tatakbo tayo ng 1.6, medyo mahaba-haba na po ito. Ito gagawin natin para magkaroon tayo ng endurance at the same time speed. Magsana para ma-hold natin yung speed ng mas mahabang panahon, masanay yung body natin. Bali ito, total lang naman ito is 3.2 kilometers pag nagawa nyo yung dalawang 1.6. Gagawin nyo rito yung target na specific na pace ng interval na naka-identify dun sa mga target nyong oras. So gagawin nyo yun ng una, yun, isang repetition. Pag nakakompleto ka ng 1.6, pahinga ka ng 2 minutes to 90 seconds. And then proceed tayo dun sa last. So, medyo mahirap talaga to, pero ganun talaga. Kailangan natin pagdaanan yung ganitong training para mahanda yung body natin dun sa target nyo na oras. So, yun, sa tingin ko naman po nabigay ko na lahat yung mga dapat nyong malaman at dapat nyong gawin para ma-achieve nyo yung target nyo na oras para sa physical agility test nyo. Dito naman sa isang linggo, yun niya, magkakaroon tayo ng 6 days na training. Ito, magagamit din naman ito sa event. Yun niya, Sunday, pangkaraniwan long run. And then, susundan niya ng easy recovery sa Monday. And then, Tuesday, easy run.
Wednesday, speed session. Thursday, recovery. Friday, easy. Saturday natin is lagi namang rest yun. So, ito yung sinusunod natin na weekly training plan. Dito naman, ang magiging volume nyo per week is at least mga kulang 30 kilometers a week. So, baka mga around 25 kilometers lang yung total ng volume na kailangan nyo gawin. So, yun namang preparation nyo, depende yun kung gaano pa kahaba. Kung yung 12 minutes, yung 12 minutes kasi medyo mabilis na talaga yun. So, tingin ko dito mga 3 months or 2 months, depende kung ano yung state nyo ngayon, kung gaano kayo kabilis sa 3K nyo. So, dito ko na po tatapusin yung video natin para sa physical agility test or 3 kilometer run. Maraming po salamat doon sa nag-request ng video na to. At sa lahat po ng patuloy na nanonood at mga nakasuporta sa channel natin, maraming pong salamat sa inyo. Kung nagustuhan nyo po yung gantong video, paki-like nyo po. Kung may question pa kayo, paki-comment. And then paki-share nyo po sa mga running friends natin yung mga video natin. Muli po maraming po salamat. God bless po sa lahat.